The Philippines' largest shipyard, which collapsed in January with $1.3 billion in debt, has attracted in-group one of Europe's biggest family-owned shipbuilders, and an unnamed U.S. shipbuilder are in talks with the Philippine unit of South Korea's Hanjin Heavy Industries and Construction and its creditors about a variety of options to keep the yard going. Rosario Bernaldo, the new receiver overseeing HHIC-Phil's corporate rehabilitation, said both shipbuilders were conducting due diligence on the yard. They are also negotiating with creditors, she said. Damen, which operates 36 shipbuilding and repair yards around the world, said a team had visited the shipyard this week. It was interested in cooperation with the Subic Bay facility. This did not have to include a takeover, said Damen spokesperson Harriet Slager. However, she added, it doesn't mean we are not exploring any form of cooperation with the yard. The latest development raises hopes for a rescue of the shipyard and could allay concerns from the Philippine defense establishment about a Chinese company gaining access to the facility in Subic Bay. Subic Bay is the site of a former U.S. naval base that opens to the South China Sea, where Beijing has been flexing its military muscles. HHIC-Phil filed for corporate rehabilitation in January after failing to pay $412 million in debts owed to five local banks and $900 million more to South Korean lenders in what is believed to be the Philippines' largest ever corporate default. The company has laid off around 10,000 people over the last 3 months, leaving it with a few hundred staff to finish remaining work. Damen is based in the Dutch town of Gorinchem, near Rotterdam. Founded in 1927, the company employs 12,000 people worldwide and generated revenue of 2 billion euros, $2.27 billion, in 2018. It manufactures a wide array of ships from tugboats to freighters and warships. Damen has facilities in the Asia-Pacific region, including Australia, China, Indonesia, Singapore and Vietnam. A senior executive told Jane's last year that the company wanted to establish a presence in the Philippines by partnering with local shipyards. One of Hanjin's Philippine lenders confirmed that the banks are in talks with foreign shipbuilders but declined to give details. Asked how soon they could strike a deal, Jomi Davira's Rizal Commercial Banking's senior vice president said, it depends on the speed of their due diligence. Hanjin and its creditors are drawing up a new rehabilitation plan. Following the resignation of Stefani Sano as receiver in early February due to disagreements with the lenders, Bernaldo, who was nominated by the banks, favors bringing in a shipbuilder for the rescue amid reports that companies outside the industry are also interested in buying HHIC-Phil assets. The company is based in an area that offers special tax breaks. It's better if an acquirer buys it lock, stock and barrel, Bernaldo said. That's the ideal. 2. Pay all creditors and continue with the operations of shipbuilding and ship repair. Philippine officials estimate the value Hanjin's business at about $1.2 billion to $1.3 billion. But some analysts say this is generous. Two Chinese shipbuilders in January expressed interest in the company, according to Philippine Trade Undersecretary Seferino Rodolfo. But a senator and a retired Navy officer quickly sounded the alarm, warning that Chinese ownership of the site would pose a threat to national security. Manila and Beijing are still locked in a territorial dispute in the South China Sea, despite recent moves by Philippine President Rodrigo Duterte to cooperate on projects such as energy exploration. Duterte is also considering a state-backed rescue of Hanjin, in which the government could take a minority stake, Defense Secretary Delfin Lorenzana told the Senate in January. But Finance Secretary Carlos Dominguez, the head of Duterte's economic team, said he would wait for the private sector to reach an agreement.
Hanjin has invested some $2.3 billion in the Subic Economic Zone since it set up the shipyard in 2006. Under Hanjin's ownership, the shipyard had built 123 vessels by 2018, including oil tankers and merchant ships, making the Philippines one of the top shipbuilding nations in the world. But slower demand and delays in payments from buyers squeezed HHIC-Phil's cash flow. Ang pinakamalaking bakor ng barko ng Pilipinas na bumagsak noong Enero na may $1.30 billion na utang ay nakakuha ng interes mula sa Dutch at U.S. shipbuilders. Sa gitna ng pagsalungat sa politika sa isang pagkuha ng China, ang Damen Group na nakabase sa Netherlands, isa sa pinakamalalaking tagapaggawa ng mga barko ng pamilya ng Europa, at isang hindi nakatalang barko ng U.S. na nagbubuo ng barko ay nakikipag-usap sa unit ng Hanjin Heavy Industries and Construction ng South Korea at mga nagpautang nito tungkol sa iba't ibang mga pagpipilian upang panatilihin ang bakuran. Si Rosario Bernaldo, ang bagong receiver na nangangasiwa sa corporate rehabilitation ng HHIC-Phil, ay nagsabi na ang parehong mga gumagawa ng barko ay nagsasagawa ng angkop na pagsusumikap sa bakuran. Nakikipag-ayos din sila sa mga nagpapautang, sabi niya, diamond na nagpapatakbo ng 36 na shipbuilding at repair yards sa buong mundo, sinabi ng isang koponan na bumisita sa barko sa linggong ito. Interesado ito sa pakikipagtulungan sa pasilidad ng Subic Bay, ito ay hindi kailangang isama ang isang pagkuha sa kapangyarihan, sinabi Damen spokesperson Harriet Slager, gayunpaman, idinagdag niya. Hindi ito nangangahulugang hindi namin sinasaliksik ang anumang uri ng pakikipagtulungan sa bakuran, ang pinakahuling pag-unlad ay umaangat sa pag-asa para sa pagliligtas sa paggawaan ng barko at maibabawasan ang mga alalahanin mula sa pagtatatag ng depensa ng Pilipinas tungkol sa isang inchik na kumpanya na nakakakuha ng akses sa pasilidad sa Subic Bay. Ang Subic Bay ay ang site ng isang dating base ng hukbong dagat ng US na nagbubukas sa South China Sea kung saan ang Beijing ay nakabaluktot sa mga kalamnan ng militar nito. Ang HHIC-Phil ay nag-file para sa rehabilitasyon ng korporasyon noong Enero pagkatapos mabigang magbayad ng $412 million sa mga utang na nautang sa limang lokal na bangko at $900 million pa sa mga
nagpapautang sa South Korea sa pinaniniwalaan na ang pinakamalaking korporasyon ng korporasyon sa Pilipinas. Ang kumpanya ay naglatag ng halos 10,000 katao sa nakalipas na 3 buwan na iniiwan ng ilang daang kawani upang tapusin ang natitirang trabaho. Damen ay batay sa bayan ng Gorinchem sa Olandes. Malapit sa Rotterdam, itinatag noong 1927, ang kumpanya ay gumagamit ng 12,000 katao sa buong mundo at nakabuo ng kita ng 2 bilyong euro, $2.27 billion, sa 2018. Naglalaman ito ng malawak na hanay ng mga barko mula sa mga tugboat sa mga kargador at mga barkong pandigma. Ang Damen ay may mga pasilidad sa rehiyon ng Asia-Pacific kabilang ang Australia, China, Indonesia, Singapore at Vietnam. Isang senior executive ang nagsabi sa nakaraang taon ni Jay na nais ng kumpanya na magtatag ng presensya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikisosyo sa mga lokal na barko. Ang isa sa mga nagpapautang sa Hanjin ng Pilipinas ay nakumpirma na ang mga bangko ay nakikipag-usap sa mga banyagang gumagawa ng barko ngunit tumanggi na magbigay ng mga detalye. Nagtanong kung gaano kalaki ang kanilang maabot sa deal, Senior Vice President ng Rizal Commercial Banking ng Jomi De Vires, sinabi. Depende ito sa bilis ng kanilang angkop na pagsisikap, ang Hanjin at ang mga nagpautang nito ay naglalagay ng isang bagong plano para sa rehabilitasyon. Kasunod ng pagbitiw sa Stephanie Sono bilang tagatanggap noong unang bahagi ng Pebrero dahil sa hindi pagkakaunawaan sa mga nagpapahiram, si Bernaldo, na hinirang ng mga bangko. Pinapaboran ang pagdadala ng isang tagagawa ng barko para sa pagsagip sa gitna ng mga ulat na ang mga kumpanya sa labas ng industriya ay interesado rin sa pagbili ng mga asset ng HHIC-Phil. Ang kumpanya ay batay sa isang lugar na nag-aalok ng mga espesyal na pagbubukas ng buwis, mas mainam kung binibili ng isang acquirer, itong lock, stock at barrels, sinabi ni Bernaldo. Iyon ang perpektong upang bayaran ang lahat ng mga nagpapautang at magpatuloy sa mga operasyon ng paggawa ng mga bapor at pagkumpuni ng barko. Tinataya ng mga opisyal ng Pilipinas ang halaga ng negosyo ni Hanjin sa mga $1.20 billion hanggang $1.30 billion. Ngunit sinasabi ng ilang analyst na ito ay bukas palad, 2 Chinese shipbuilders noong Enero ang nagpahayag ng interes sa kumpanya, ayon kay Philippine Trade Undersecretary Seferino Rodolfo. Ngunit ang isang senador at isang retiradong opisyal ng hukbo ay mabilis na tumunog sa alarma, na babala na ang pagmamay-ari ng site ng China ay magiging banta sa pambansang seguridad. Ang Manila at Beijing ay nakalock pa rin sa isang dispute sa teritoryo sa South China Sea. Sa kabila ng mga kamakailang paggalaw ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte upang makipagtulungan sa mga proyektong tulad ng pagsaliksik ng enerhiya. Isinasaalang-alang din ni Duterte ang pagsagip ng estado na Hanjin kung saan maaaring kunin ng pamahalaan ang isang stake minority, sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzo na sa Senado noong Enero. Ngunit ang kalihim ni Finance Carlos Dominguez, ang pinuno ng pang-ekonomiyang pangkat ng Duterte, ay nagsabi na naghihintay siya para sa pribadong sektor na magkaroon ng kasunduan. Ang Hanjin ay namuhunan ng mga $2.30 billion sa Subic Economic Zone dahil itinatag nito ang paggawaan ng barko noong 2006. Sa ilalim ng pagmamay-ari ni Hanjin, ang barko ay nagtayo ng 123 barko sa 2018. Kasama ang oil tankers at merchant ships na ginagawa ang Pilipinas na isa sa mga nangungunang mga bansa sa paggawa ng barko sa ang mundo. Ngunit mas mabagal na demand at pagkaantala sa mga pagbabayad mula sa mga mamimilikin atas HHIC-Phil cash daloy.